Good day! This is Chan of Chan Limited Life at ito ang part 2 ng Rota and Yokohama Wheel Review natin. I-share ko sa inyo yung other details ng aftermarket wheel na pinakabit natin at ang ating initial observation sa gulong. Ano-ano nga ba yung mga nagustuhan natin sa Rota wheel? Lumakas nga ba ang konsumo sa gas? Naging matagtag ba? Sumasayad ba sa humps? At marami pang iba. Pero bago natin simulan, mga ka-Chanli, eto muna! October 2022, 2 years after natin ma-acquire si Raven, nag-upgrade tayo ng sapatos na Rota Grid Racing at Yokohama Advan Fleba para sa Honda City GN natin. Para mag-match sa kulay ng kotse na modern steel metallic, nag-decide tayo na i-achieve ang white with black and chrome accent na gulong. Anyways, eto nga pala yung complete wheel specs for reference. White Rota Grid Racing, 16x7, 4x100, 40 offset. Hindi nakakabit yung free center caps kasi naghahanap pa tayo ng ibang pwedeng ilagay. Pero by early next year at wala pa tayong mahanap, ikakabit na din natin yung free to keep dirt and moisture out of the hole para iwas kalawang na rin. In the long run, mas okay ang stainless star valves kesa sa ordinary rubber na prone sa leak kapag kumunat. The QI steel lug nuts are high quality lug nut for completing the look of our aftermarket wheels. Usually, malaki ang hole ng aftermarket rims to fit as many cars as possible. Hub-centric rings fill the gap between the wheel center bore and the vehicle hub. It secure the wheel in place at ini-ensure that the wheels are perfectly centered sa vehicle's hub. Yokohama Advan Fleba 205-50R16 inspires confidence and dry and wet with an aggressive tread and road-hugging silica-infused compound. It is designed to enhance our driving experience and take our car to the next level by providing superior handling, wet traction, and quieter ride. For aesthetic lang ito, Vok Race TE37 kunyari. What I like, mas bumigat ang manibela. Some of you will not like it, lalo na kung nasanay ka sa gaan ng manibela gaya ng sa Honda City GN. To illustrate, kaya mong paikutin with less effort ang steering wheel ng GN gamit ang dalawang daliri lamang. After upgrade, may konting bigat na ang manibela. Anyways, yung bigat ay sakto lang for my liking. Pakiramdam ko nga ay mas kontrolado ko ang manibela versus sa dati, which is great for me. Ito yung pinaka nagustuhan ko talaga. Ramdam kong mas precise ang steering, lalo na sa mga sharp curve at corners. Dati kasi, na-over or undershoot ako, lalo na sa high speed, pero ngayon, mas ramdam ko na mas accurate ang steering ko. Dahil family vehicle si Raven, most of the time ay hindi lang ako ang sakay nito at madalas ay may laman ng trunk. Kaya naman, mas bumababa pa ang ground clearance ng kotse, thus, mas prone sumayad sa humps. Ang laking bagay ng increase na 5 to 10 mm sa kotse. Yung dating sinasayaran kong humps, hindi na ngayon. Hindi matagtag ang mas wider at much better spec na Yokohama Advan Fleba. Halos di ko nga naramdaman ang difference ito sa stock. Possible reason, 1.7% lang ang difference ng diameter nito at may enough thickness ang sidewall for a comfortable ride. Before natin ituloy mga ka-Chanli, invite ko lang kayo to subscribe to my YouTube channel, Chan Limited Life, and follow my Facebook page for more car-related content. What I don't like? Dahil color white ang rims natin, halata ang mga dumi at putek dito kapag tag-ulan. Pero pag maaraw naman, konting alikabok lang ang mapapansin natin, which I can tolerate naman. 1.7% less accurate ang speedometer reading natin, meaning
Kung 60 km per hour ang nakikita natin sa instrument cluster, 61 km per hour talaga ang totoong takbo ng kotse. Kaya mas maging attentive tayo sa kalsada na mahigpit na nagpapatupad ng speed limit para iwas huli. Kapansin-pansin na mas less efficient ang biyahe natin after the upgrade, although minimal lang naman ang difference. As shown sa matrix, from the usual 15.3 km per liter ay bumaba sa 14 km per liter. Pero, pag itanabi natin sa same period as previous year, mas comparable ang nakukuha nating efficiency. Based lang to sa first 2 months experience natin ha, possible na magbago pa ang numbers sa susunod na mga buwan, Christmas season din kasi at kapansin-pansin ang bigat sa trapiko. I-expect natin na mavo-void ang warranty ng sasakyan, pero limited lang to sa wheel-related parts. Intact pa rin yung warranty sa ibang parte ng kotse, kaya make sure na kaya mo yung risk of voiding. Kung hindi, wait mo na lang muna na matapos ang warranty period before magpalit ng aftermarket wheel. Sa mga nagtatanong if asa na yung stock wheel ni Raven, yung isa ay nasa trunk, ginawa kong spare tire. Much better yon than the Space Saver tire na hindi pwedeng ibiyahe ng matagal. Yung tatlo naman ay for sale this 2023, pambawas natin sa nagastos sa rota wheel. Panagka-budget, bibili tayo ng isang pirasong rota rims and tires para mas goods ang spare tire natin. Hindi biro ang gastos sa pag-upgrade ng gulong. Hanggat maaari ay hindi dapat tayo magsisi sa dulo. Kaya take your time, huwag ma-pressure, huwag magmadali. Hindi lahat ng okay sa akin ay okay din sa'yo. May kanya-kanya tayong preference at gustong i-achieve sa gulong, kaya huwag basta mag-copy-paste lalo na yung mga nakikita nating maporma online. Research and ask questions muna. At syempre, mag-ipon ng pera. Saklap naman kung ang pogi ng gulong pero wala namang pangtol at gas. Also remember, your car, your rules. May masasabi at masasabi ang ibang tao sa wheel upgrade ng kotse mo, pero as long as hindi mako-compromise ang safety, pasok sa budget, at happy ka sa naging result, I see nothing wrong with it. Ayun lang, I hope na nakatulong itong video na to. Thank you for watching this vlog. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Chalimited Life. And follow my Facebook page for more car-related content. Hanggang sa susunod mga ka-Chanli, drive safely! Ingat!